Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na kung hinahanap mo ang Diyos, dapat ngayon na. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus na bago pa man isinilang si Abraham, siya na. Ang ibig sabihin ng Diyos ay hindi natin siyang pwedeng ikahon sa panahon o sa oras. Hindi natin pwedeng sabihin na nung nakaraan, nandun lang ang Diyos o sa kinabukasan, nandun ang Diyos lang. Kundi ang sinasabi ng Diyos, sa lahat ng panahon, nandun ang Diyos. Lalong-lalo sa kasalukuyan. Kaya nga, huwag tayong mamuhay doon sa nakaraan. Huwag nating pilitin ang sarili natin na balik-balikan ang nakaraan. Dahil ang nakaraan ay tapos na, wala ka nang magagawa. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ay naibigay na niya yung kanyang awa, naibigay na niya yung kanyang biyaya nung nakaraan. At huwag tayong mamuhay sa kinabukasan dahil malimit. Pag iniisip natin lagi yung kinabukasan, nandun yung worries natin, nag-aalala ka lagi kung anong mangyayari. At ikinakahon mo ang Diyos para sa kinabukasan. Pero ang hinihiling ng Diyos ay mamuhay tayo sa ngayon. Isipin natin lagi na ang Diyos mismo ay nandito ngayon. Kaharap mo, kausap mo, katabi mo, lagi mong kasama ang Diyos. Kaya't kung gusto mong palalimin pa ang iyong relasyon sa Diyos, palalimin pa ang iyong pagmamahal, dapat ngayon na. Dahil hindi natin alam ang kinabukasan, ang bukas. Ang pinaka-importante ay kung paano natin ibinibigay yung ating panahon para sa Diyos. Kung paano natin isinasabuhay o ginagawa ang kalooban ng Diyos sa ngayon. Yun ang mahalaga, kapatid. Kaya kapatid, ito yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon, lalo ngayong panahon ng Kuwaresma, na mamuhay tayo araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Ibigay natin ang pinaka-the best natin sa Diyos lagi. Yun ang pinakamahalaga. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, merong magandang mensahe ang Diyos para sa atin. God bless and God is good.